guys. Good evening. Ako na ang murag lechon. I look like lechon, baboy. Because in my workplace, sauna night nilang kanina. So ako yung nasa sauna. So kanya ng buhay. Nag-sauna. So ngayon, tapos na yung work ko. So pa-uwi na ako. Bukas na naman uli. Pero anyway, sauna lang ang medyo yung mapipressure ka kasi mainit. Tapos, you need to focus and open eyes. Pero, so far, yung trabaho ko dito, very light lang. Not on, more on. Kasi, walang masyadong diaper change. Pero, kailangan mo lang ng mga, ano, sharp eyes. Kasi, mabilis. Mabilis yung mga customers. Yung malikot sila. Mga bata pa kasi. So, ganyan. Dito. Kasi iba to kasi sa yung sinabi ko kung saan ako nagtatrabaho ngayon. Keika. Actually, if gusto ko, pwede ding mag-apply. Pero for now, I enjoy part-time. So, maraming trabaho. Maraming trabaho. So, kailangan lang ng sipag. Diba? O, sige, magda-drive na tayo pa uwi. So, join me again. Bumalik ang snow. Ang daming snow ngayon. Kanina, the whole afternoon, nag-snow. Kaya, tingnan yung paligid. Snowy. Very snowy night. So, ingat-ingat po tayo. Yes. Kasi, parang ano to eh. Plus one lang. So, soft yung snow. Soft yung snow. Tingnan po tayo sa driving. So, this is a challenging. So, ganito ang buhay sa Finland. Parang nasa din sa Alaska sa US. Ganito yung weather. So, pero at least nang may maraming snow, kasi tingnan nyo pag kahit gabi na, maliwanag kasi dahil sa snow, nagbibigay ilaw. Yan. Yung daan, no? Diba? White na white. Saka, ano yan? Soft snow. Wet. Tapos, pag ganito, wet. Tapos, mamayang gabi, middle of the night, mag-freezing. Yan, kinabukasan, slippery na naman. Parang, ano ka, nag-skiskating sa daan. Green na. Let's go. Medyo late ako. Mm-hmm.
po, kahit saan tayo, hindi tayo dapat magkumpara na, ay, mas maganda yung buhay doon kasi malamig, maraming snow. Pero, akalain nyo, malamig, hindi ka pwedeng magstay sa labas ng ilang oras. Kasi kahit may jacket kayo pag ganito sa gabi, of course, lalo na pag pagod ka, tapos gusto mo nang umuwi, talagang hindi mo na mai-enjoy yung snow. Kaya, yun. So wherever we are, let's just be thankful at grateful po. Kasi, meron kasing mga may good side at saka bad side sa mga ganito. Sa Pilipinas, super mainit. Papawisan ka. Dito naman, walang pawis. Pero, lalamigin ka. Slippery pa. Ingat-ingat. Tapos ganito, dito, ang maganda lang, hindi traffic. Paggabi na. Ganyan yan. Gutom ako eh. Kasi pag may sauna, nako, nakakagutom. It makes me hungry. No? Well, I'm just thankful that my work is done and all the patients are safe. That's my goal every time I work, that I can do the best as I can with prayers yan. Kaya tayo, pag magtatrabaho tayo, we are not perfect. Meron tayong mga ups and downs. Meron tayong mga reklamo kasi napapagod, but tapos, later of the day, pag matapos ka na sa trabaho mo, masasabi mo rin, thank you Lord, I'm still alive. I still enjoy the work. I survived. Tapos, yung ginawa mo, naging successful. Kasi, ganyan ako eh, pag magtatrabaho, bago ako magtrabaho, pinipray ko talaga na the whole day, sana, all will be smooth, kahit minsan hindi, but so far safe, walang mga delikadong mga pangyayari. Tapos importante yung pasyente mo maging satisfied sa ano mo, service. Yan, that's the way what God said in the Bible, be a good servant. So yan lang, kahit ano, mahirap. Minsan masasaktan ka, minsan masasabi mo, too much yung trabaho mo, parang sobra na. Yes, it's true. But still, tama naman si Lord na pinapaalala niya tayo na sometimes na we are a servant. Yes. Oh, slippery. Medyo sumasayaw yung sasakyan ko. But don't worry, I am just safe driving. I am just so careful. Medyo nasanay na din sa ganitong weather. Akalain nyo, hindi ko pinapangarap na ano, maging driver. Magkaroon ng chance na matutong mag-drive. Hindi yun kasali sa plan ng pangarap ko. Pero God made it more than what I dreamed. Kasi God used it for a good purpose. Kaya, hindi ibig sabihin na marunong ako mag-drive, halak-lakwatsa din ako. Hindi ako mahilig maglakwatsa. Masyado. I am a homebody. Homebody na hindi ibig sabihin na nasa bahay lang.
I mean, if I go out, 90% with my family. Yan po. Tapos minsan, with friends, kung may okasyon. Pero hindi talaga ako mahilig na pumupunta sa mga bahay-bahayan. Diba, Marites? Hindi ako kasi si Marites eh. Ako si Deli Russo. Pero minsan, mamimiss ko yan na with yung chatting with friends. Kasi madaldal ako eh, so mamimiss mo yan. Pero since may trabaho ka, may anak ka, ganito, ganyan, wala na masyadong time para mag-isip para sa sarili. Mas mauuna mo yung family mo, yung time mo. Kasi mas gusto ko rin na mas ma-enjoy ko na we can spend together with my husband, with my son, sa mga lakad-lakarin. Kasi at the end of the day, pareho kaming uuwi sa iisang bahay. So, yan lang. Nako, ang bilis. Nandito na ako sa parking namin. Ito, tingnan niyo, parking area namin. Ganito. Pero bukas, hopefully, may mag-cleaning sa area. Yung lilinisin namin yung snow na lang sa sasakyan. Buti nga hindi makapal ngayon. Minsan, grabe, minsan it's common dito na makapal talaga yung snow. At tuloy, wala akong problema pag makapal yung snow. Honestly, I love snow. Yo. So, nandito na tayo, guys. Yes. Nakaraos din. Nakauwi na rin. God is good. Safe and smooth travel. Oy, nagdilim. So, guys, this is my life in Finland. Ganito. Pat ngayon na meron akong kariton. Ano ba yung kariton sa Tagalog? Cart. At least nakatulong talaga pag mag-cake ka. Easy na lang, hindi na ako mag-aantay ng 15 minutes sa bus. Actually, yung 15 minutes, matagal na yun sa akin. Lalo na pag pagod ka, galing sa trabaho. Lalo na pag malamig. Tapos, gabi na, tahimik, walang mga masyadong tao. Kasi dito, wala talagang masyadong tao. Mas maraming kahoy. So, ganyan. So, sa akin ngayon, it's more easy talaga. Ang purpose ko lang is for work, for good purposes. Hindi po itong kariton ko na pang pasyalan or pang showtime. Wala po akong ganyan. Hindi ako mahilig sa mga ganyan kasi wala tayong karapatan, di ba? Ngayon, it's snowing. Pero madilim, hindi masyadong makita pag madilim. Nagsusnow na naman. At least, yung travel ko hindi nagsusnow kasi pag may snow while you're traveling, it's more dangerous. Kasi hindi mo masyadong makikita yung daan. Kasi, isipin nyo, pag malakas yung ulan, di ba, mahirap, ano pa kaya pag snow? So, ganun talaga. So, ingat-ingat po tayo dyan, mga kapatid, kababayan. And always remember, before you go, take a break, take a pause, and pray silently. You don't need to shout. Pero, shout out sa mga kaibigan kaganto ko dyan. Ingat kayo sa work nyo. Mga masisipag kayong mga nurse dito. Do not underestimate your profession. Mga masipag mga Pilipino dito. Alam nyo yan, pag masipag ka, gusto nila yan. Alam nyo din bakit. Diba? Pero, based sa natutunan ko, don't let other underestimate you or yung tinatawag na work abuse, yung hibaksukauto, yung trabahuin mo na lang lahat kasi nangyari niyan sa akin. So ngayon, I am an open mouth.
kasi tapos na ako. I'm fed up from being yung parang, alam niyo na, I cannot explain that in, pero na-gets niyo, di ba? Kasi mahirap yan eh. Kung bata pa kayo, okay pa ngayon. Pero pag tumatanda kayo, yung likod niyo, hindi na yan. Hindi na yan bata, tumatanda rin. Kaya, ingat-ingat po kayo sa katawan. Kasi pag may anak kayo, may pamilya, talaga yung katawan niyo ay triple yung pagod. Kagaya ko. Tapos, wala ka ng time sa sarili mo, sa pamilya mo. Kaya, have a break. Mag-beauty rest din kayo. You deserve to have a beauty rest, right? Oh, sige, ingat-ingat po tayo. Good night sa lahat. Don't forget to subscribe to me. And ingat!